everyone, it's me, Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Mama Sam. Magandang gabi. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, magandang gabi sa iyo, Lauren. Kamusta ka? At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Kamusta ka, Lauren? Ito po, Mama Sam. Okay naman po. Kayo po ba kamusta? Okay naman ako, Lauren, ngayon. Sobrang okay na. Plus, nandoon din yung pack na excited ako kasi malapit na birthday mo, 2 araw na lang. Yes, oo. Yeah. Ayun, so, baka naman gusto nyo magbigay ng regalo kay Lauren. Pwede naman kayo dyan magpa-super chat. Ayan. So, yun, Mama Sam, ito na nga. Marami na naman tayong tatalakayin ngayon. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, Mama Sam, pag-usapan muna natin or recap muna tayo sa Miss International dito kay Miss Hannah Arnold. Ayun nga, syempre, natutuwa naman ako kasi syempre, miski pa paano, naka-top 15 tayo dito sa Miss International at hindi tayo nabigo na hindi makapasok si Hannah Arnold. Kaya lang, nandoon din yung mixed emotion kasi syempre, natalo si Hannah Arnold, hindi siya napasama doon sa top 8 or hindi siya naging runners-up or hindi niya nakuha yung corona. But ganun talaga ang pageant. Minsan may nananalo, may natatalo. But laban lang. Still love pa naman natin si Hannah Arnold. Hannah Arnold is Hannah Arnold. So matagal natin sinuportahan yan. Matagal natin yan tinutukan. Kumbaga parang ayun na. Ay, ganun talaga yung resulta eh. Wala tayong magagawa. But sa mga nanalo dito sa Miss International, syempre congratulations sa kanilang lahat. So, hangad namin na sana magawa ninyo ng maayos ang inyong mga tungkulin bilang mga bagong reyna ng Miss International. Pero ito nga, Lauren, ang excited kasi ang exciting moment kasi ang isa na namang kandidata mula sa Pilipinas ay lalaban nga sa Miss Universe. Ayan na yung pinakainihintay natin na competition ang Miss Universe at bukas na nga aalis na si Celeste Cortez. Kanina naganap na ang kanyang send-off party. So, yon. So, sobrang nakakatuwa kasi after 7 months, ito na. Papunta na tayo sa exciting moment. Yes. At saka, Mama Sam, bago siya umalis ng ating bansa, na-interview muna siya ng CNN Philippines nung nakaraang araw, di ba? At grabe, Mama Sam, ang laki ng pinagbago ni Celeste Cortez. Alam mo, Lauren, kasi ang isang tao na may determinasyon na manalo or ando doon syempre siya sa moment na gusto niya manalo sa competition. And then, of course, kailangan mo talagang pagtrabahuan, pag-igihan. Sabi ko nga sa'yo, di ba, mula noon hanggang ngayon, nakita naman natin si Celeste Cortez na iba na yung transformation niya. And then, of course, nandoon tayo sa aabangan natin siya sa Miss Universe kasi ano ba talaga yung pinaghandaan ni Celeste Cortez in 7 months? So nandoon nakita natin yung kanyang communication skills, umayos talaga ng bonggong-bongga. As in dati, parang feeling natin hindi naman confident si Celeste magsalita, nangangatal-ngatal pa. Pero ngayon talaga, spoke well person na siya, di ba? Tapos nandoon din yung nakita natin yung transformation niya. From the beginning, nakita natin na parang ano ba naman si Celeste, parang sexy star naman lagi. Kasi lagi siya naka-bikini, lagi siyang, alam mo yun, yung kita lahat. So parang nakakaloka, pero ngayon nakita mo naman si Celeste na parang ibang Celeste Cortez. Plus nandoon din nakita din natin yung pagka-Pilipina ni Celeste Cortez. Lumabas talaga sa kanya, di ba? So yun, ayun yung mga nakita natin pagbabago kay Celeste after 7 months. Pero ang tanong dito, ano nga ba ang pinaghandaan talaga ni Celeste Cortez para sa kanyang laban sa Miss Universe? Yes. At saka Mama Sam, ano pong masasabi mo doon sa mga viewers na nagsabi, di ba nung na-interview si Celeste Cortez sa CNN, sabi nila, grabe, ang galing na ni Celeste Cortez sumagot. Yung comes ka niya daw po, Mama Sam, kaya na daw manalo ng Miss Universe. Ano pong masasabi mo dito? Okay. So, ako, ang nakita ko, yung pagbabago ni Celeste Cortez, sobrang laki. Pero syempre, nandoon pa rin na ang tanong dyan, enough ba?
'di ba? Kasi syempre iba yung mga makakalaban niya dito sa Miss Universe. Pero kasi yung napanood ko yung interview niya sa CNN at saka yung na-interview siya ni Amanda Dadumel, masasabi ko na kaya sumabay ni Celeste Cortez sa mga kandidata. Kumbaga nagkaroon ako ng kumpiyansa sa kanya. Hindi katulad nun dati na parang nagkakaroon ka ng alanganin. Kasi syempre, at the end of the story, a competition, nandun doon pa rin sa Q&A. So, bukod doon sa performance level. Yung performance level, alam natin na hataw yan. Pero ang tanong natin dyan, kamusta kaya yung communication skills na makasabay kaya? Pero sa nakikita natin kay Celeste ngayon, na parang pakiramdam naman natin na parang, ay, ayan, makakasabay naman. Kumbaga parang kaya niyang makipagpupukan. Kasi meron naman ibubuga talaga yung pambato ng Pilipinas. Mahirap umasa kasi lagi tayong umaasa lately. Pero nandoon pa rin na dapat maniwala pa rin tayo sa sarili nating pambato. Yes, maganda na ang communication ni Celeste Cortesi para sa kanyang laban sa Miss Universe na improve ng bonggang program. Yes, I agree naman po, Mama Sam. Pero ikaw po, Mama Sam, agree ka po ba na okay ba yung sumasalang siya sa mga interview para as in yung ma-develop talaga yung communication skills niya? Yes, of course. Ando doon na siya sa strategy game niya. Dati kung mapapasin mo si Celeste, hindi siya basta-basta nagpapa-interview, bihira lang. Yes. Kasi nandoon siya sa parang hindi pa siya ganun ka-confident doon sa communication skills niya. Ngayon nang gugulat siya, as in talagang tama yung ginawa niya. Nung una, hindi siya nagpapa-interview, in-improve niya na lang muna. Tapos ngayon, na-improve na siya, doon niya na pinakita sa tao. Kumbaga, parang lahat tayo napapahanga sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? So nandoon na sa part na parang, ah, okay. So, nanggugulat talaga siya. So, tama yung strategy game niya at tama yung ginawa. Yes. At saka, Mama Sam, dun sa mga comment section nung na-interview siya sa... At saka, Mama Sam, nung na-interview siya sa CNN, yung comment section, Mama Sam, sabing ganyan, she's on fire. Celeste Cortez is on the way. Grabe. Ayun yung mga comment nila. Taka, ano talaga, nandoon na siya sa ano moment na handa yung pambato. So, kapalaran na lang talaga ang magsasabi kay Celeste Cortez kung ano yung mangyayari sa kanya dito. Kasi hindi naman natin hawak yung destiny. Kung ano ang magiging resulta nito, ayun yung malalaman natin sa January 15. Di ba? Yes, kaya ayan yung aabangan natin. Pero ito po, Mama Sam. Nakita natin si Celeste Cortez from the beginning until now. Ano po ang nakita mong transformation kay Celeste Cortez? Okay, so tulad niya na sinabi ko kanina, ang laki ng transformation na nakita natin kay Celeste. Isa na dyan yung dati, nakikita natin na parang lagi labas yung skin niya, lagi siya nakatupis. Tapos ngayon, nakita niyo naman, talagang lumabas yung pagka-Pilipina. Nandoon, makikita mo na parang nagmukhang Pilipina si Celeste Cortez. Yung nag-isa siyang dalagang Pilipina. So yun yung isang magandang transformation na nakita natin. Plus, nandoon yung impact na nakikita mo talaga na kumakabog yung beauty niya. Hindi na parang katulad nun dati na parang mukha siya matrona. Ngayon, lumalabas na talaga yung, alam mo yun, yung parang pang Miss Universe. Niya. Yes. Oo, magaling magbago talaga ng transformation ang Miss Universe Philippines na team. So, lumabas talaga yung aura niya. Maganda si Celeste Cortez, pero ngayon masasabi ko na talagang parang wow, Celeste, talagang buong-buo na siya. Kumbaga, ayan naman yung inaabangan natin na lagi sa pageant. Ako ever since, kahit nung bata pa ako, nanonood ako ng mga ganyang pageant, Miss Universe, Miss International, lagi kong inaabangan. Ano ba yung transformation na makikita natin sa kandidata? Ano ba yung diferensya niya na lumabas siya sa national pageant at yung lumabas siya dito sa international pageant na. Like example, si Hannah Arnold. Si Hannah Arnold, napanood ko siya twice sa Binibining Pilipinas. Pero yung laban niya dito sa Miss International, parang I felt na parang wala naman nagbago or nag-downgrade pa nga yata. Kasi dati medyo parang umahataw-hataw pa si Hannah Arnold. Pero pagdating dito, parang biglang, ano ba, parang iba yung pihit. Sana si Celeste, iba yung maipakita niya sa international pageant as in talagang sana kumabog. But I think kakabog. Kasi iba naman yung nagtitrain sa kanya and then I think natutukan to nila Mama Jay at kung sino pa yung mga taong nasa paligid ni Celeste Cortez. I think ready. Ready silang makipagbakbakan, makipagbagdagulan sa Miss Universe. And then, syempre, Miss Universe to. Yes.
At saka Mama Sam, tingin mo, gaano na ba ka-ready si Chelsea Cortez para sa laban niya sa Miss Universe? She said, sabi niya, ano di ba, parang kung bukas na ang Miss Universe, much better. So ibig sabihin, kapag ganun yung sinasabi ng isang kandidata, kumbaga handang-handa na kung 100% yun, di ba? So ako naman, sa nakikita ko kay Celeste, ano kasi si Celeste, hindi siya pasabog lagi. I mean, parang minsan may nahanap ka sa kanya, sana ganito gawin ni Celeste, sana ganito si Celeste. Pero kasi si Celeste, kilala natin na hindi siya mahilig magpa-interview. Pero yung nagpa-interview na siya, nakita mo na parang, ay wow, handa naman pala siya sa kanyang mga gagawin at sasabihin. But nandoon ako na umaasa na mas papalo siya talaga. Yung alam mo yun yung hindi natin nakikita na sa mga training niya, ayun yung inaabangan ko. As in, maraming naglalaro sa utak ko na parang, kakabog ba to? Kasi remember, Pia Words back, yung lumaban siya noon, parang kung titignan mo si Pia from chubby body, tapos biglang naging slim, tapos yung paalis siya, parang sasabihin mo, kakabog ba to sa Miss Universe? Pero pagdating sa Miss Universe, talagang... So yon. So sana si Celeste, focus lang talaga siya. Focus lang siya sa mga gagawin niya. And lagi natin tandaan, ang taong focus, laging panalo. Yes, at ang laging handa, laging tumatama. Ayun, charot. Okay, sige yan. Ito naman po, Mama Sam. Si Hannah Arnold, 2 years ang preparasyon niya, pero hanggang top 15 lang ang inabot niya sa Miss International. Tingin mo, Mama Sam, yung Chelsea Cortez, sa 7 months ng kanyang preparasyon, enough na kaya ito para makuha niya o masungkit niya ang corona ng Miss Universe 2022? Wala naman makakapagsabi kung ilan ba dapat ang months na dapat kang mag-training. Pero kasi syempre, mas matagal, mas bongga. Di ba? So, mas bongga yung aasahan mo. Kaya lang, ayun nga, medyo parang nalungkot ako. In 2 years, parang, ito nung yung nakita ko. Ito yung ba yung pinagandaan mo sa loob ng 2 taon, di ba? But parang hindi mo siya na memorya. So, ako kasi, 7 months, I think it's a long time na para sa paghahanda ng isang kandidata. Siguro yung short time, mga 1 month, 2 weeks, 3 weeks, ganon. Pero 7 months, I think, well-prepared na yan. Bakit hindi? Kung magaling talaga si Celeste at kaya niya kabugin ang lahat ng mga kandidata doon, bakit hindi siya mananalo dito? Diba? So, ando doon yung potential kasi syempre kandidata siya sa Miss Universe. Malaki yung chance. But hindi natin alam gaano ba kasigurado yung chance na yun. So, depende yung kay Celeste. Kung talagang naghanda siya, gamitin niya lahat yun sa competition. Kung ano yung itinuro sa kanya niya ng trainer niya. So, dapat ayun yung gawin niya. Huwag siyang mag-aalarabiya Mateo. Yung alam mo yun, yung lilihis. Ito yung itinuro, ito yung gustong gawin. O, di ba? Bakit ba naligwak si Rabia? Dahil ito yung tinuturo sa kanya na ito yung tama mong gawin. Pero si Rabia, nagmaganda, nagmagaling. And then, ayun, pinalo niya yung sarili niya sa ganitong way. So, ang ending, naligwak. Di ba? I love Rabia ever since na sumasali yan sa ano, nagsisimula yan sa national pageant niya. Isa ako sa mga unang-unang tao sa Moporta. Pero kasi yung nakita ko, yung parang kung ano yung inanda sa kanya, hindi niya ginamit ng todo-todo doon sa competition ng Miss Universe. Nagkaroon siya, masyado siya nakampante sa sarili niya. Diba? Ang ending, ayun yung naligwak. Sana wag ganun si Celeste. Kung ano yung tinuro sa kanya, yun yung gawin niya. Kasi yung mga nagtuturo, kaya nga sila nagtuturo, kasi alam nila kung paano ipapanalo yung laban. Kasi hindi naman magtuturo yan kung hindi nila alam kung paano ipapanalo yung laban. Kaya ka nga nagko-coach, kaya ka nga nagbe-mentor. Kasi gusto mo ipanalo to. Kasi nakikita mo na medyo mali yung direction, so dapat dito ka, ipihit mo ng ganito. So yun, sana lang si Celeste talaga marunong siya sumunod, marunong siyang makinig, marunong siyang, ano mo yun, yung huwag lumaki yung ulo. Doon lang sa kung ano yung tinuro sa'yo. Mm-hmm. Kung ano yung tinuro sa'yo, yun lang. Para mas pumalo ka. Tingnan mo si Beatrice Luigi Gomez. Kung ano yung tinuro sa kanya, yun lang yung ginawa niya. And then, pagdating sa yung tablado, di ba,
kinubog lahat. Oh, edi nakalating ng top 5. Ayan, dapat wag suwayin, gano'n. Oo. Para... Kasi alam mo, Loren, marami kasing tao na parang ang feeling nila, nakokontrol ako dito masyado, ha? Na parang, alam mo yun, parang hindi yun sa gano'n eh. Kumbaga parang, sumunod ka lang, ito lang yung tinuturo sa'yo, dito ka lang dapat. Huwag kang tatalon dyan sa tinuturo sa'yo kasi malinis ka. So yun, so hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran dahil hindi naman natin din alam kung sino yung makakalaban niya dito sa Miss Universe. Maraming kandidata na magagaling. Katulad sa Miss International. Maraming magagaling. So yung hinahanda mo, hindi natin alam kung uobra ba yan. Katulad nga nang nabasa ko sa isang comment sa akin. Sabi niya, Mama Sam, I think hindi naman kulang yung ginawa ni Hannah Arnold. Ayun yung katanaw niya. Hindi lang talaga umobra doon sa mga kalaban niya. Kumbaga hindi nag-level up. Pero kasi ako, ang tingin ko naman dyan, you have to prepare very well talaga. You as in talaga na parang huwag kang makampante doon sa ipiniprepare mo. Sabi nga ni Atisa Manalo, nag-prepared ako ng bonggang-bongga. Pero yung preparation ko pala, hindi pala enough para makuha ko yung corona. So kumbaga parang nandoon ka sa part na dapat alam mo kung ano yung gagawin mo. Alam mo yung atake. Kumbaga parang minsan ito yung pinagandaan mo. Akala mo, the best na to sa lahat. Pero meron, hindi mo alam kasi yung ibang kalaban mo eh. Kung ano naman yung pinaghandaan nila eh, di ba? Mamaya, mas the best kesa sa'yo, di ba? So, maliligwa ka talaga. So, dapat talaga, don't stop training. Saka, ando doon ka dapat sa, ano, yung big vision talaga kapag magpaplano. Dapat ganito yung gawin. Kasi it's a game eh. It's a game. Yung beauty pageant, game talaga siya. So, kapag mahina ang game plan mo, wala, maliligwa ka talaga. So, dapat yung game plan mo amazing. Panalo lagi. Eh, kahit sa namang aspeto ng sitwasyon, kahit sa sarili natin mga buhay, dapat yung game plan natin sa buhay, alam natin na maayos. Kasi pag hindi maayos yan, maliligwa din tayo. So, yun. So, and then, sana genuine lang yung ipinapakita. At saka, of course, nandoon yung humble. Manatiling humble. Kasi at the end of the story, sino ang the best attitude at character kahit pasabihin natin kung mapalo ka, manganaig pa rin kung sino ang nananalo. Di ba? Yes, sama ka dyan, Mama Sam. Kaya dapat, laban lang. Di ba? Mm-hmm. Totoo naman yun. Agree ako dyan. So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q? Tingin ba ninyo, kakabog ba ng bonggang-bongga si Celeste Cortese? At ano nga ba ang dapat gawin ni Celeste Cortese para makabog niya yung mga kalaban niya dito sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman naman namin kung ano naman ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q. Ayan, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and clicking na rin po notification bell para lagi kayong updated. So yun guys, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thanks for watching!